Narito po ang News TV Quick Response Team sa Barangay Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Kung saan nakikita niyo po ay ang lugar kung saan naksidente ang isang bus ng A Prado kaninang umaga. Dalawa ang nasawi sa pangyarang yan, kabilang na po ang isang ginang na buntis sa kanyang 6 na buwang gulang na anak. At bukod po dyan ay isa pang malagim na aksidente ang nangyari din sa may mataas na kahoy sa Batangas naman po ito, kung saan isang bus ang nahulog sa isang bangin na ikinasawi naman ng 6 na sakay nito at pagkasugat ng iba pa. Mamaya po ay babalikan po natin ang detalye niya, pero ang pangyari dito sa Quezon City ay papaliko lamang yung bus dito sa areyang ito, pero sa kasamang palad nga po ay ito ang nangyari. Dumire-diretso ito at ikinatwira ng driver na siya ay nawalan ng preno. Pero ayon sa pamunuan ng bus ay hindi totoo na wala sa kondisyon ang kanila sasakyan. Mamaya po makakausap din natin ng mismong investigator ng insidente na si Senior Inspector Marlon Meman. Kasama po natin siya ngayon dito para magbigay pa ng karagdagang detalye sa pangyari. Magandang hapon po sa inyo, sir. Good afternoon. Apo, dito sa pangyari, ano, na kuwang-kuwa doon sa CCTV ng barangay na nahagipan niya yung UV Express bago talagang tuloy ang nasagasaan yung ibang mga biktima. Mabilis oh, ang buwelo niya, ano po? Yes sir, ayon po doon sa bus driver po ng, ano, ng A Prado, ang takbo niya po is 40 kilometers per hour. 40? Opo. Pero sa tingin nyo ba ho, eh, ganun talaga kabagal lang takbo? Hindi po. Ayon po sa nakuha nating CCTV footage, napakabilis po talaga ng takbo niya. Opo. Opo. Pina-drug test ba itong driver na ito? Kasi considering na galing sa stoplight, liliko lamang, eh talagang binilisan pa niya. So, yes, sir, parang wala sa tama ang mag-iisip to. As part po ng trabaho natin, kasama po talaga ang ano, kasama sa SOP natin yung papa-drug test yung driver pag ganitong insidente po. Apo, may resulta na po ba? Wala pa pong resulta, hinihintay pa po namin, pero napa-drug test na po namin. Apo, yung pong ganito na napaka-convenyente sa mga driver na nakaka-aksidente, nasasabi nila na nawala ng preno, wala sa condition yung bus nila, tatanggi naman ng operator. So, sa panigo ba talaga ng mga traffic investigator, kaya pong madetermina, kaya pa o may technical expertise po ang inyong team para ho madetermina yung mga sinasabi ng magkabilang panig? Actually po, malaking tulong po yung CCTV sa pag-iimbestiga namin. Apo. At saka syempre yung mga witness, yung sakay ng mga sasakyan. Apo. Na pwedeng magbigay sa amin ng statement para malutas po namin yung kaso. Doon po kayo nakasalalay, yes, nakaasa. At ang kwento ng mga pasahero, talaga mabilis na siya, yes, magpatakbo pag sakay pa lang nila, ano po? Opo. Parang technically, sa mga reports, dalawa lang, pero lumalabas, tatlo na nga po, kasi yung bata ay nung ilabas, iluwal nung nanay, nasawi na rin po. Yes, sir. Opo. So, paano po ang kakahinatnan nitong driver na ito? So, ngayon, sir, kinukompleto lang po namin yung mga documents para po ma-filean po, na ma-inquest po ngayong gabi. Opo. Kasi kailangan po natin ng ano, autopsy report tsaka yung death certificate. Apa? Ng mga namatay. Apa? Then ipa-file namin mamayang gabi yung kaso sa kanya. Apa? Na reckless imprudence resulting in damage to property with multiple physical injuries and with homicide po. Apa? Maraming salamat po sa pagkakataon at update. Okay, si Police Senior Inspector Marlon Meman. Siya po ang commander ng Traffic Sector 2 dito po sa Quezon City. Samantala, ito nga pong pangyaring ito ay nakunan pa ng CCTV ng barangay bago tuluyan pong bumangga dun sa mga nag-aabang na pasahero. At dito ay kitang-kita na kahit papaliko lamang itong bus na ito galing sa stoplight ay talagang maharurot at sinagasaan pa, binangga pa ang UV Express na yan. Kuha yan, pasado alas 10 ng umaga sa intersection ng Mindanao at Commonwealth Avenue dito sa Barangay Santa Monica. Kitang-kita ang pagbangga sa UV Express, pero di na nakita ang pagsuyod sa mga pedestrian na nag-aabang lamang ng masasakyan dito po sa aming kinatatayuan. Sabi ng driver ng bus ay nawalan siya ng preno. Mangiyak-ngiyak itong humingi ng tawad sa mga nasaktan at pamilya ng mga nasawi.
Nakakulong siya ngayon sa Traffic Sector 2 ng QCPD. At gaya po ng nabanggit ni Senior Inspector Meman, narap ito sa patong-patong na kaso. Di ba pa ba sa 11 sugatan, karamihan ay yung sakay ng kanyang inararo na UV Express. Nakako naman na may-ari ng bus na sasagutin nila ang gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Isang iprado ang bus nga po yan na naka-aksidente at nabili ito ng kumpanyang Martel Transport. Kit nila, nasa kondisyon ang mga bus na kanilang pinapabiyahe. Samantala, ustisya naman ang hiling ng asawa ng buntis na nasawi, pati po yung kanilang baby dito sa Commonwealth Avenue. Ayon kay Arduin San Felipe, hindi sapat na bayaran sila ng kumpanya ng bus. Dapat daw managot ang driver na nakapatay sa kanyang mag-ina. Sa Commonwealth Hospital Medical Center, sinugod ang kanyang misis at iba pang sugatan sa insidente, pero namatay din ang kanyang misis na si Christine Joy. Hindi na rin naisalba ng mga doktor ang sanggol. Napasugod din sa Commonwealth Hospital ang mga kaanak ng 12 pang sugatan. Kabilang din sa pumunta sa ospital si LTFRB Chairman Winston Hines para kumusayin ang lagay ng mga sugatan. Nangako naman ng pamunuan ng A. Prado Bus na sasagutin nila ang gastos sa pagpapagamot sa ibang mga biktima.